high school pa lang ako, kinilig ako ng magsulat at pinangarap na maging tanyag na manunulat, makapagbahagi ng aking nalalaman at maging inspirasyon sa iba. Pero natatakot akong subukan ito at baka may bigo lang ako. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Di ko alam. Pero ano man ang gawin ko, eto na naman ako. Nagsusulat at umaasang makalaya sa tani ka lang gumagapos sa aking pag-usbong. Sana mapasara ko. Sus, kaya ko na mapasara dahil na sinabi na kami ng pastor, di ba? Sana ba? Sinubukan ko ulit. Ngunit, isang hakbang na lang. Tila takot at kaba ang bumabalot sa aking puso't isipan. Nagdadalawang isip at nawala ng pag-asa. Nang nalaman kong nakapasa ako, ibang saya ang aking naramdaman. May pananabik at kaba. Di ko alam ang gagawin ko dahil bagong mundo itong aking papasukin. Mundong noon pa man ay inaasam ko na. Dito, tinanggap nila ako pati ng aking mga kahinaan. Nagkaroon ako ng mga bagong karanasang humubog sa aking buong pagkatao at sumubog sa aking katatagan. At masasayang sandali na kailanman di ko makakalimutan.
Jazz? Jazz! Jazz, congrats! Ha? Kay ano? Mapagkat national competition. National competition? Pinili ka ni sir kaya maaramihan na kaya mo ito. Aki, makarawag kin sir. Bakit di rin ako magdao? Di rin ito kaya. Itama na ni Masahi. So ganitin what surrounds sports. Ito ako, bigo, talunan, nahiya sa sarili. Sumangi sa isip ko, talagang habang nabibilang ako sa kanila, siguro nga hindi ako bagay dito. Hala, may ako ay naging pipinamiling. Balit. Promise na inspire ko ito.
isang mapait na karanasan ang matalo. Timbang, parang tumigil ang mundo sa harap mo kahit nakatapak ka dito. Pero sa kabila nito, naramdaman ko ang pagkapanalo. Hindi ko man naiuwi ang tropeyo, higit pa doon ang nakuha ko. Masarap isipin na sa aking mga munting likha ay nibigyan ko ng inspirasyon ng aking mga kaibigan. Ang inaakala kong walang halaga ay isang malaking bagay ito para sa kanila. Ito na yatang may tutuli kong pinakamatamis na parangal. Nang dahil sa notebook na ito, maraming bagay nagbago. Kabilang na dito ang buhay ko.